Guys, what's up sa inyo lahat? Good day and welcome back to our channel. Ang pag-uusapan naman natin ngayon araw ay tungkol sa paglalaba. Ang mga i-review natin ngayon ay tungkol sa mga powder detergent na naging katuwang ng mga nanay mapamanaman-naman o mapawashing machine mula noon hanggang ngayon. Kaya huwag na natin patagalin pa. Mag-like, subscribe at i-share ito sa mga friends natin lalo-lalo na sa mga nanay. Dahil ang mga i-feature natin ngayon at ay iba't ibang mga powder detergent na ginagamit sa paglalaba. Sa vlog natin ngayon, meron tayong apat na varieties ng powder detergent, which is Tide, Champion, Ariel, at Surf. Dito sa apat na varieties na ito, ay pagbabasahan natin kung ano nga bang brand ang mas magandang gamitin, mas effective, at mas affordable para sa mga customers. Kaya naman, umpisahan na natin. Guys, kung makikita nyo, ito ang ilan sa mga powder detergent na karaniwang ginagamit natin sa paglalaba ng damit. Pero, bago tayo dumako sa powder detergent natin, bibigyan muna namin kayo ng pagkakaalaman tungkol nito. Ang detergent ay isang mixture ng surfactants na may cleaning properties na inilalagay sa diluted solution. Ano nga ba ang diluted solution? Ito ang paglalagay ng mas maraming solvent o pagtunaw sa isang solution. Halimbawa na lang dito ang paglalagay ng mas maraming tubig sa isang container para matunaw ang inilagay na powder detergent. Alkyl benzene sulfate substance ay kadalasan natin makita sa family of soap. Pero mas mabilis itong matunaw kaysa sa ibang uring matitigas na sabon. Alam niyo ba, ang detergents ay nagmula sa isang Latin na detergere na ibig sabihin ito ay de na away from at tergere na wipe. Noong 1917 sa Germany, nagmula ito sa kasagsagan ng World War I. Sa panahon ngayon, madami ng uri tayong makita na laundry detergent. Meron na siyang bar form, liquid form, at powder form. Ngayon, dumako naman tayo sa mga powder detergent na gagawa natin ng review at experiment. So, meron lamang kami ilan na brand na nabili na kadalasang ginagamit ng mga magulang natin sa paglalaban ng ating mga damit. So, para sa unang brand, hawak-hawak ko ngayon ng Champion Powder Detergent. So, itong Champion Powder Detergent ay inilabas noong 1997 sa ilalim ng Peerless Product Manufacturing Corporation. So, para sa mga nag-uumpisang business ng panahon na yon, unti-unti lamang siyang nakilala ng masa kahit na walang mainstream sa media at commercial noon. Pero dahil yun sa napakagandang kalidad talaga nito at pangpresyong masa nito, no? So, tayo mga Pilipino, pag pangpresyong masa at afford natin, itatry at susubukan talaga natin ito para mas malaman natin kung maganda talaga, no? So, sa ngayon, mas nakilala talaga yung Champion Powder Detergent dahil sa ginamita na ito ng mainstream media, advertising, commercial, through TV, or online, no? So, dahil doon, mas nakilala at mas sumikat ang mga produkto na mula sa Champion. Ang Champion Laundry Detergent ay madalas natin nakikita na ini-endorse ng mga bigating artista tulad din ng Susan Roses at Judy Ann Santos. Nakilala rin ang produktong ito dahil sa no chalk, nang ibig sabihin ay ang Champion Laundry Detergent ay hindi naglalagay ng chalk na nagiging sanhi ng mabilis ang pagkupas ng kulay sa ating mga nilalabang damit. Kung makikita natin o mapapansin natin, merong part ng packaging na naka-transparent, which is nakikita natin kung ano yung laman niya sa loob o anong itsura niya sa loob. Magandang way yun para pagkatiwalaan sila ng mga customers nila dahil confident sila kung ano yung binibenta nilang product. Ang Champion Detergent ay mayroong color protector na kaya magtanggal ng dumi at medyo sa isang labi habang pinapanatili nito ang kulay sa dekolor. Ito rin ay nagbibigay ng mas matingkad na kulay at hindi nagkakaroon ng pamumuti sa mga labanan. Meron din itong fabric softener na nagpapanatili ng joints ng tela upang hindi agad ito lumitis at nasira.
Ito din yung nagpapalambot ng mga dami, pati na rin ang kamay ng mga naglalaban. Kung kaya hindi na nakakapagtaka, kapag tinatangkilik ito ng mga consumers, lalo na ng mga nanay na palaging natutokas sa paglalaban. Siyempre, hindi mawawala sa isang detergent ang pagiging stain fighter nito, lalo na sa shampoo detergent na kayang magtanggal ng mga mansa katulad ng sebo, putik, grasa, at lupa nang hindi nadadamage ang mga tayo. Meron din itong lingering freshness na nagbibigay ng bango at freshness sa isang dami. Pwede itong gamitin bilang hand wash at maaari din itong gamitin bilang hand wash. Ang susunod naman dito ay ang Surf Laundry Detergent na umusbong dito sa Pilipinas na Unitas. Naging sikat ito dahil sa commercial na Lumen ang wise na misis na nagpropomote ang pagkaso sa pagbili ng sabong panlamang. Ngayon, naging sikat ang Surf Detergent dahil sa mascot nilang parang bula na si Surfy. Pero hindi lang pala sa Pilipinas ito nagbula kundi sa UK noong 1962 at nagproduce ito sa Amerika noong 1959. Kung saan ito naging leading brand ng Denver Brand Company at tumuspong ito sa iba't ibang panig ng mundo. Okay na tayo sa background ng Surf Detergent kaya tumiretso naman tayo sa mismong sabon. Ang surf powder ay kadalasan may trouble sa mga variants nito na kayang gawin malinis at mabango ang damit na umaabot ng ilang araw. Katulad ng ibang sabon, tamang-tama rin panlaba ito sa decolor at puti ng mga damit. Pwede din itong gamitin sa hand wash at machine wash. Isa sa mga benefits kapag gumamit ka nito ay kapag binanlawan mo ito sa maraming tubig ay hindi agad mawawala ang bango at linis ng damit. Meron din itong sodium hydroxide na nakakatutulong upang lumilis ang damit. Meron itong cleaning agents na nakatutulong upang mas maging malinis ang nilabhang damit. At meron din itong essential oils at natural extract para magkaroon ng mabango at fresh na amoy ng damit at tumatagal ng ilang araw. Para naman sa pangatlo nating body detergent product, meron tayong Tide Detergent. Isa itong American brand na na-launch ng 1946 sa ilalim ng Procter & Gamble. Ito ang isa sa pinakapopular na binibili ng mga tao sa ibang bansa sa mundo. Naaabot naman sa 14.3% ang nabili sa global market. Ang Tide ay bumubuo ng surfactant molecules kung saan ay meron itong dalawang components which is water-friendly at anti-water. Yung water-friendly na tinatawag natin, ito ay isang ingredients na tinatawag din bilang hydrophilic. Kung saan ay sinisira nito ang surface tension na isang bagay para mas maintindahan natin sa mga gamit katulad gamit o plato. Kapag masebo ito dahil mahirap linisi dahil madulas, pero kung mapapansin natin kung nilagyan natin ng sabon ay nawawala ang pagka-oily at mga sebo sa damit ng plato at magiging malinis na ang mga ito ay ang nagagawa ng surfactant molecules bilang hydrophilic. Pangalawa naman, sira bilang hydrophobic. Ito ay nagtatanggal ng dumi at madya sa fabric ng damit. Kaya mas malinis at maliwalas tingnan ng ating mga nilalaban. Ang surfactant molecule naman ay mabisa o malaking tulong sa pagtanggal ng madya sa damit. Sa tayo, meron ding fluorescent whitening agent, enzymes, at polymers. Ang fluorescent whitening agent, ito ay nakakatulong magtanggal ng mga hirap tanggalin na madya tulad ng dugo at grasa. Ito rin ang nakapagbibigay ng mabangong amoy sa ating mga nilalaban. Enzymes na nakakatulong para paliitin ang madya sa tela. Dahil dito, mas napapadali tanggalin ng mga makapit na madya sa tela. At ang huli ay polymers. Ito ay pinipigilan niya ang mantya magpalipat-lipat sa ibang kasamang damit na nilalaban. Ang Tide ay isa sa pinaka-popular ng brand detergent sa buong mundo. Kaya hindi din nakakapagtaka na sumikat ito sa Pilipinas at nagustuhan ng Pilipino dahil mura at mabisa ito sa paglalaba. Para sa ating last powder detergent na i-review ngayon, narito ang Ariel Powder Detergent. Alam niyo ba, ang Ariel Powder Detergent ay isang European brand na dinevelop ng P&G European Technologies sa bansang Belgium. At inilabas ito sa merkado at sa mga pamilyan noong 1967 at 1969. Ang brand na Ariel, katulad ng Tide, ay nasa ilalim o pagmamay-ari ng Procter & Gamble. Kaya hindi na nakakapagtaka na isa ang Ariel sa pinakasikat at pinakakilala sa buong mundo. Ang Ariel Powder Detergent ay mayroong mga epektibong ingredients na nakatutulong sa paglalaba tulad ng fragrance,
cleaning aid, whitener, surfactant, at enzymes. Ang fragrance ay nakatutulong upang makapagbigay bango sa ating mga nitabang damit. Dito, mas tinatangkilig kung mamimili ang Ariel dahil sa bango na ibinibigay nito sa ating damit. Ang fragrance ay nananatili ng ilang mga araw. Ang cleaning aid ay nakatutulong upang matanggal ang naipon ng tiyak sa damit. Mabisa itong ingredients para matanggal ang matitinding tiyak. Ang brightener. Ito ay nakakatulong para mas maging maaliwalas tingnan ang mga damit natin lalo na pag sinampay at natuyo na ito. Nakakatulong din ito para hindi kumupas ang kulay ng ating mga nilalabang mga damit. Ang surfactant naman, ito ay nakakatulong para mas lumiit ang mga dumi at mansa sa tela. Dahil dito, mas nagiging madali na lang para matanggal ang mga dumi na tumigas at natuyo sa mga fabrics. Ang Ariel ay naging sikat dito sa Pilipinas sa pamamagitan ng commercial o patalastas na ginawa ni Chris Aquino, na kung saan dinidemonstrate ang paglalaba kasama ng mga nanay. Kaya naman, mas maraming consumers ang tumangkilig sa Ariel products. Ngayon naman, i-check natin ang effectiveness ng bawat brand ng powder detergent sa pamamagitan ng pagtanggal ng mancha sa tela. Naglagay kami ng powder sa mga batsyang may tubig upang lahan ang mga tela na may mga mancha. So guys, kung makita natin, meron tayong mga damit na may mga mancha. So binigyan namin sila, yung apat na damit na yan, ng pare-pare sa same amount na mancha at pinatuyo ito. Matapos nun ay inassign na namin yung kada isang puting damit doon sa apat na varieties ng powder detergent. After nun, doon na namin sinimulan labhan ang mga damit. Nung sinubukan namin labhan yung apat na damit na puti na may mancha, gamit yung apat na varieties ng brand, which is Tide, Surf, Champion, at saka Ariel, mas naunang matanggal yung mancha doon sa Ariel at saka sa Surf compared doon sa Tide at saka sa Champion. Ibig sabihin, mas effective gamitin yung Surf at saka yung Ariel. Kung pabanguhan naman yung pag-uusapan, mas nabanguhan kami sa Surf powder. Depende naman yun sa tao kung anong mas preferred yung amoy. Pero para sa amin, mas nabango kami sa Surf. Pero kung gusto niyo sa Tide kayo, or mas nabango kayo sa Champion, okay na naman din. Depende naman yun sa tao kung ano yung pang-amoy nila. So guys, after natin patuyin yung mga nilabhan nating apat na puting damit gamit yung apat na varieties ng powder detergent, nakikita natin na halos pare-parehas lang naman sila. Nagbigay sila ng matingkad na kulay, puti, at natanggal lahat yung mga mancha. Pero guys, as I said earlier, nakadepende pa rin yun sa inyo kung ano yung mas preferred yung brands. Sa amin, sinasabi lang namin kung ano yung opinion namin at saka kung ano yung naging experience namin na ginamit namin ng sabay-sabay yung apat na brands. So guys, that's all for today. Thank you for watching and have a good day.